Happy 17th anniversary, CHCC, committed since 2008. Congratulations and God bless! Kami pong mag-asawa at ng aking buong pamilya ay taos-puso pong nagpapasalamat. At lalong-lalo na nagpapasalamat po kami unang-una sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa sa buong-buo ng Church and Hill Christian Community. Sa pagkakaroon po ng libreng kasalan dito po sa aming lugar, ay ginanap po dito sa aming lugar sa San Isidro, Laguna, Bulacan. Ngayon po ay may pagmamalaki po namin mag-asawa na kami po ay namumuhay at lumalakad sa kalooban ng Diyos. At nagkaroon po ng blessing ang aming pagsasama. Buhat po ng kami ipinasal. Kaya po muli kami nagpapasalamat sa CHCC family. At taos puso po kami bumabati ng Happy 17th Anniversary sa Church on a Hill Christian Community. Nawa po'y humaba pa ang taon ng ating pagsasama at pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon. Salamat po! God bless! Hello po, unang-una po sa lahat, magandang araw, binabati ko po ang CHCC ng Happy 17th Anniversary. Kinakagalak ko po namin na maging parte ng celebration na ito. And the question for me is, how did the Lord use CHCC in my journey in being closer to Him? May babasahin po ako. Lagi ko pong pinagpapasalamat kay Lord na ginamit niya ang CHCC upang mas makilala ko pa siya na sobra. At pinagpapasalamat ko din po na ginamit niya si Pastor Arnel na makilala ang CHCC upang mas makilala ko pa si Lord. So, thank you din po Pastor Arnel at nakilala po namin kayo. Talagang ang napakabuti ni Lord. Kasi tuwing may hihilingin or ipagdadasal ka sa kanya ng guidance or something na talagang kailangan mo ng help niya is walang atubilin na maya-maya is may good news na darating. And hindi ka talaga pababayaan ni Lord. Palagi siyang nandyan na kahit minsan nakakalimot ka na magpasalamat. Is talagang hindi ka talaga iiwan ni Lord. God will always provide. Yan na po talaga yung quote na talagang pinanghahawakan ko na sa buhay ko na God will always provide. Yung walang-wala ka na talaga tapos bigla na lang darating yung mga blessings. So talagang minsan hindi ko din po talaga mapigilang maiyak pag nag-pray po ako sa kanya na sa sobrang daming blessings at the same time, ilang beses na rin po akong sinave ni Lord sa mga struggles ko sa buhay, lalo na ng mga times na crying for a help po talaga ako, pero walang nandyan sa tabi ko, walang nagtanong kung okay lang ako, kung kamusta na ako. So, God saved me many times. Kinaya ko lahat kasi alam ko, andyan si Lord, hindi mo kanyang iwan. Talagang ang bait-bait talaga ni Lord. Napatunayan ko na po yun sa sarili ko ng ilang beses talaga. Kahit anong mangyari talagang sobrang buti ni Lord. So, nakikita din po talaga ni Lord yung mga efforts ko. So, He will not leave me talaga behind me. I always trust the process na alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Hindi kami pababayaan ni Lord. I always pray na sana patawarin ako ni Lord. Pinag-pray ko na sana kahit hindi ako nakaka-attend face-to-face minsan is gabayan niya ako sa lahat ng pagsubok na darating sa buhay ko. At yun na nga po, maraming salamat po sa SHCC, Pastor Arnel,
Tita Ollie, Tita O, tapos si Ate Carms, na talagang thank you po talaga. So, pinabati ko po kayo ulit lahat ng happy, happy 17th anniversary po sa ating lahat. God bless po. Po ako si Jeff Rojas and gusto ko sanang i-share sa inyo kung paano ginamit ni Lord yung Church in the Hill para mapalapit ako sa Kanya. Year 2010 po siguro or 2011 nung nag-umpisa ako na mag-attend sa Church in the Hill. Ang nagdala sa akin doon ay yung asawa ko, which is girlfriend ko pa lamang noon, si Faith. And si HCC po yung pinakaunang Christian community na na-attendan ko. Lumaki po ako at tabi niya gan sa Roman Catholic. And nung first time ko nag-attend, like literally the first time that I've attended a worship, a born-again worship, it felt weird. Everyone was dancing and singing and worshiping. It's something that na first time kong na-experience, nakita firsthand. Because hindi naman ganun yung typical na misa ng Katoliko. So it was weird. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko nun. Tapos at the same time, nung dinala ako ni Phaeton, I was a sinner. And I'm one of the worst kinds. And even though yung mga tao, very welcoming, they were greeting me, they wanted to know me, hindi ko na feel yun, and I feel what I felt was that I was being judged by people. Hindi ko talaga naramdaman na yung welcoming na pagiging ng community, pagiging Christians. But eventually naging regular church goer ako. Everything started to grow on me. I find myself dancing and singing with the rest of the people. And I started feeling Jesus in my life dahil sa pag-attend ko sa Church on Hill. And during that time, akala ko, it's like, ganun naman pala ang born-again Christian. They're good. They're really, really good. And akala ko lahat ng churches is ganun. So eventually, there was a time that we had to leave Church on a Hill and we had to attend a different born-again church. So during that time, I was under the impression na alam ko na kung ano yung like essence ng pagiging Kristiyano, that I have accepted Jesus as my personal savior. Pero paglipat namin doon, may iba palang klase ng simbahan yung napuntahan namin. Yes, they are born again Christian community too. However, doon sila sa traditional side. Traditional side. So the worship was not as upbeat or as lively as Church on the Hill. Pero okay lang, sabi ko. Siguro nga, maraming klase ng Christians and born again rin. Until such time na naging kaklose ko yung mga elders. And then, dahil akala ko na Christian na ako, so I started giving out suggestions kung paano makakatulong sa mga kabataan. So worship. However, dahil dun sa pagiging traditional nila, I felt rejected. Yeah, they would hear me out. They would hear me out, but they're not really listening to what I was trying to say. Na para sa ikabubuti naman to ng simbahan, at least para sa pananaw ko. In my perspective, I was helping out, but hindi nila ina-accept. Kasi yun pala, parang dahil sa pagiging traditional nila, it's just that if you're not an elder or if you're not one of the grown-ups church, it's like your voice will just be will just go to deaf ears. So nalungkot ako dun. Nalungkot ako, and slowly I started sinning. I started judging the people sa church na to. I started judging the people until after a few years, nag-iisip na kami ni Faith na bumalik sa Church on Hill, kasi nung hindi na kami nag-a-attend doon, parang
doon namin na feel na ang laki pala na nawala sa amin. Yung pananampalataya namin is hindi siya lumakas dun sa kabilang church. Yung worship is not as lively, and yung asawa ko is was a former worship leader sa Church on the Hill. And pagdipat namin doon, she never became a worship leader, and she loves to sing. It's her passion to sing, especially it is her love to sing for Christ. And so hindi siya nangyari, and I also felt sad because nag-gitara rin ako. I'm also a musician, and I was never part of the worship team on that church that we have been attending to. So gusto namin bumalik sa Church on the Hill. Unfortunately, hindi kayo makahanap ng pagkakataon. Siguro dahil hiya na rin. Kasi nung umalis kami sa Church on the Hill, hindi kami nagpaalam. We just left. That's it. Walang pasabi, walang like, hey, lilipat muna kami ng church, or lilipat kami ng church. Wala. Basta na lang kami hindi nag-attend. So sobrang nahihiya kami. Kasi ang nagkasala rin sa amin is si Pastor Arnel. And if I'm not mistaken, kami yung pinakaunang kinasal niya. And kami yung pinakaunang couple na kinasal sa Church on the Hill. So imagine niyo yung hiya namin na bigla kami umalis due to circumstances na hindi ko na muna babanggitin. And then biglang gusto namin bumalik. So like, ganun na lang ba yun? Parang hindi namin alam. Pero nahihirapan na kami eh, kasi hindi lumalakas yung pananampalataya na yun dun sa church. Hindi namin sinasabing hindi okay yung church. It's a Christian community. They are also towards Christ. Alam nila na yung Diyos ang dahilan ng bawat isa sa atin, at Diyos na ako magsasalba. Pero hindi siya yung tamang church para sa amin. It's the right church for a lot of other people, but unfortunately not us. We knew then that the right church for us to be going to, the right community for me and Faith, is Church on the Hill. So, ginusto namin bumalik doon. And yeah, we did. We attempted to attend other churches. Pero hindi kami nagkakaroon ng lakas na loob na pumunta. And then, yun na. So, pandemic hit. Everyone was at home. And then, naging online na lang lahat. So, anong nangyari? Nagkaroon kami pagkakataon na mag-attend ng Zoom sa Church on the Hill. And then, ayun na. We started letting ourselves back in. Until hindi ko sila Faith na nagkakantuhan with Kay, with the other members. Parang walang nangyari, and paulit-ulit si Faith noon na sinasabi niya na parang grabe ang Church on the Hill kasi nung bumalik kaming mag-asawa, parang para kaming hindi umalis. And then yun nga, nung finally nag-a-attend na kami ng church, nung okay na ang face-to-face, kinausap ako ni Pastor, and like, talking about me, serving sa mga ministries, and he remembered na tumutugtog ako, so he encouraged me na sumali sa worship. Tinulungan ako ni Paul, they reached out, and they made me a part of the tech team, of the sound tech team, and masaya ako ngayon kasi whenever I feel like there's something that I can contribute, nasasabi ko ng malaya, kila Pastor, kila Carm, kila Paul, kila Rod, to kila Tita Olive, and nakikita kong nakikinig sila, and may nangyayari, pag nagsasalita ako at nagbibigyan ng suggestions, alam nila na yung sinasabi ko is para sa Diyos at para sa congregation, para sa ikabubuti ng bawat miyembro, at makakatulong para maka-encourage pa tayo ng ibang tao na sumali sa atin at ma-save ni Jesus. They listen, and then they listen to my suggestions. They work on an action plan. We do things, and hindi lang siya usapan na wala nangyayari. Hindi siya nagiging bula na nagkakaroon siya ng physical na action sa mga sinasabi ko. And I'm so glad kasi kung hindi kami bumalik sa Church on the Hill, malamang lahat ng ideas ko is just going to remain as ideas, theories lang siya. Hindi siya magagamit ng Diyos. So masaya ako kasi
inuruan kami ng Diyos na umalis para ipakita sa amin, maturuan kami bilang Kristiyano yung mga challenges na napagdadaanan ng isang believer, on how we are rejected, sometimes even being rejected by fellow Christians. But then again, siya pa rin yung nagbigay ng daan para makabalik kami dun sa tamang church community, which is Church on the Hill. And dahil sa pagbalik na yon, our commitment to Him is stronger more than ever. Yung relasyon na yung mag-asawa is stronger more than ever. Pareho na kami ng goal ngayon to be saved by Jesus and to help people be saved by Jesus as well. Part kami ng mga ministries and we are really, really so grateful sa opportunity tato na binigay ng Diyos para makatulong at sa paggamit niya ng Church on the Hill para yung commitment namin kay Lord is talagang mapalakas. So, yun lang po sa ngayon ang aking masashare and Church on the Hill, happy 17th anniversary. Masaya kami na nakabalik kami sa inyo. Thank you.